At nagbabalik po tayo dito sa ating PhilCycling National Trials 2021 for and kasama ko ngayon, syempre wala kayo si Mr. Snow Badway, attorney Freud Daiko. Ayan, Sir Snow, nag-mute ka pa. Okay. Attorney Freud? Hello, attorney. Naririnig po ako. Ay, saglit lang. Okay, so ayan, habang naghihintay po tayo ng aking makakasama ngayon, umantabay lamang po kayo dahil ang Men's Elite naman ang magpapakitang gila sa Criterium event dito pa rin sa Clark, Pampanga. Ayan, ngayon po ay July 10, Saturday. Siyempre ang mga Men's Elite naman natin ang muling makikipagbakbakan. Titingnan natin kung may mga bagong mukha ba na uusbong sa larong ito. Kagaya nga po ng sinasabi nila Attorney Freud ng ating mga live stream reporters, isang maaksyong karera ang dapat po nating asahan sa Men's Criterium event. Okay. So ganun pa rin po mangyayari, bawal po ang nakasakay sa motor ngayon para masundan nitong mga live stream reporters natin dahil medyo maski po ang daan. But ayan, nonetheless, meron tayong Sir Snow Badwa na mag-aing sa address kung may mapang detalye sa mga hanap na criteria para sa men's division. Ayan po siya, yung nakikita nyo pong, ayan. Yung cute na cute na yan. Okay. Sige. Ano ba yung sasasabi mo dyan, ha? Sabi ko, ang gwapo mo, kamukha mo yung nasa damit mo. Salamat, ha, Kay. Ito yung hinubog mula sa iyong mukha. Pero okay, ito na, expect natin ano mas magiging mabilis to, mas magiging intense ito, itong bakbakan na ito, dahil nga puro kalalakihan na ito, ito yung creme de la creme ng Philippine cycling. No, so, ito nga, so, asahan natin ano, na magiging maigting ang mga tagpo no, ng bakbakan no, dito sa ating karera. Teka muna, balik muna tayo, check muna tayo si DJ Bobby Odilio, kay DJ Bobby Odilio, over. Thank you so much, sir. Yes, DJ Bob. Tama, may kasama pa rin tayo race official. Si Ma'am Bianca Perez. At tama yung laps. Kung ma-update natin kung ilan laps pa o kung naka-ilan laps na, di ba? At kung merong mga iba pang balita mula sa ating mga higher officials dyan sa start line. May radio kasi siya rito. Pwede siyang makapag-update. At katulad din dati yung ating stat med no, medcar ay andito para nakaantabay sa mga ting karera habang nagpo-progress yung karera. Hi sir, are we ready? Oh, ready na. So dito pa rin tayo sa kilometer 1, dito natin aabangan ang binabanggit kanina ng isang commissioner natin na ito daw ay ma-action na laban. Ha? Ma-action na laban daw itong matutunghaya natin dito sa Men's Elite. Tingnan natin, ha? Eh, sino ba yung mga mabibigat na pangalan na maaari nating makita rito? Ito, mga kilala ni Attorney Freud Daiko to. Nicole Pareja, Mark Galedo, ha? Tingnan pa natin, Rudy Roque, John Mark Camingao, Mark Ryan Lago, at baka masyado tayong Dominic Perez. Elite cyclist yan. Si Dominic Perez at sila Archie Cardania at Jonel Carcueva. So, I can agree with Commissar Caloy that this will be a promising race full of fireworks. At makukumpirma natin yan kay Attorney Freud. Mula dito sa akin na lulugra sa kilometer 1, DJ Bobby, balik po sa inyo. Thank you so much, DJ Bob. At ayan, Attorney Freshener na nga ni DJ Bob itong lineup ng mga lalaban sa Men's Criterium event. And with that, nandiyan na po sila sa starting line. Ano po ang inyong pre-assessment sa kanilang magiging laro? Well, this would be different. Magiging iba to sa naging laro ng mga babae. No? Una, mas marami to. Hindi lang natin makuha pa yung final number do sa start list ano at kung sino-sino talaga yung mga tatakbo pero dito nga nakikita natin na lahat ng mga elite names sa
mentally. Attorney, pa-start na. Attorney, pa-start na. Attorney, officially, pinakawala na po yung ating po mga siklista. So, ayan, ang bilang po nila is around 20 riders, if I'm not mistaken. So, 20 riders. Mayigit 20 po pala. Ito pong kasali rito sa ating pong competition. At among the riders na naabangan natin, John Mark Galedo, who won the race kanina. And then Mark Ryan Lago, yan, nag-figure din kanina. No? Si Jonel Carcueva ng Go for Gold, Kim Kenneth Krug. Yan yung mga titignan natin dito. No? Sina Archie Cardania ng Philippine Navy, Aidan James Mendoza ng 7-Eleven, Dominic Perez ng Go for Gold. No? Mag-debut na siya. Cornel Wada, of course, kakalimutan ba natin yan. At yung pamangkin, no, may dugong kampiyon, si Stefano Reynante, pamangkin po. Ito po si Lloyd Lucien Reynante. Okay, so, yeah, so this is going to be an exciting race. Ilan yung kasali, pre? Ilan yung kasali, exact? Okay, so mamaya ibibigay ko sa inyo kung ilan po yung exactong numero ng kasali. Pero ulitin ko naman po yung binanggit ko kanina that some of the names na i-expect ko nating mag-figure para sa titulo ay si Galeto, who won the ID kanina, John Mark Camino, yung pong pumangalawa, and then ito yung mga kilalang pangalan na Kim Kenneth Krog, Jonel Carcueva, no? And then ito pong si Archie Cardania ng Philippine Navy, Stefano Reynante, apo pong ito, the legendary rider Maui Reynante, and then Ronel Wada of Go for Gold, tapos magde-debut na para sa Go for Gold. So if I'm not mistaken, magde-debut na sa Go for Gold ito pong Dominic Perez. Tama ba ako? And then ito pong si Aidan James Mendoza at Rex Lewis Crook. So sila po yung ilan sa mga dapat nating abangan sa karera na to. So kung na-excite po kayo sa mga kababaihan kanina, asahan po ninyo na mas magiging intense po itong bakbakan dito. Kanina nag-average sa 42 kilometers per hour. Ito po nga mga kababaihan natin, no? Lalo-lalo na yung first group. Dito abangan po natin, baka mas mabilis pa ang ipapakita po ng ating mga riders dito. Samantara, yan lamang muna from my end. Attorney, ikaw, ano pang dagdag na analisiya mo at what to expect from this race? So nasa neutral zone tayo, isakikot po ito para na i-familiarize yung mga riders doon sa ating ruta. Attorney, ikaw, ano ang expectations pa sa race mo? Sa tingin ko, ano, magiging mabilis tong karera na to. Attorney, Mike, Attorney. Yes, okay na po. Go ahead, Attorney. Yeah, yeah. Talaga ko magiging mabilis to at maganda yung ating circuit, maganda yung kalsada, maganda yung panahon, ano? And dito nga eh, although individual race to, hindi natin may iwasan na mayroong magkakakampi rito at mayroong mga teams na kasali. So maaasahan natin na magkakaroon ng team play, magkakaroon ng team strategy at kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang game plan at race plan. Dito sa katulad na nauna kanina, siguro mga first 5 laps makikita na natin kung ano magiging kulay at korte nitong karera. Pero doon sa naging karera kanina ng mga babae, we don't expect any breakaway dito na magiging successful kaagad-agad dahil sa dami nung kasali, mga 20 sila mahigit, hindi mawawala yung maghahabol at sigurado ako na any attempt na mag-breakaway sa simula agad-agad nahahabolin ng grupo. So we'll see. Magiging maganda tong karera na to and abangan natin at magiging mabilis to. So habang nagsasalita tayo rito, sila Bobby at saka si Myris dapat nag-aabang na dahil konting panahon lang nasa harapan na nila yung mga riders. Right. As you said, ayan, attorney, at nakita nga natin, no, kakasimula na ng first lap na itong ating mga siklista. So meron tayong 19 laps para sa men's criterium event. 19, pero inaasahan ang mas mabilis na matatapos kaysa sa finish ng kanina karera ng women's criterium event campaigners. At ayan na nga po, DJ Bobby, ano na ba ang nagaganap dyan sa iyong lokasyon? Thank you very much. Tama-tama yung pagbalik mo sa akin, okay, attorney, dahil any moment, ito, fireworks na to kanina, we presume na yun ay ito na.
Ito na yung mga siklista. Oh, mukhang hindi na ito yung ano, ano? Napansin ko lang, i-share ko lang, biglang dumami yung mga siklista, yung mga fans dito. Biglang dumami. Oh. Ito na, ano na ito, love na ito. Ah, ito na, action na ito, action na, action na. Yes. Ano rin natin, sama-sama po tayo. Oh, ito na, ito na, ito na. Oh, sa harapan. Rene, Momo, Sarito, Sarito. Wow, I'm blessed. Okay. So, rider number 22, yung umalagwa sa harapan, i-double check lang natin. Yung rider number 22 is Kenneth Kinkrog. Kenneth Kinkrog leading the way sa kaagahan ng ating karera. Criterium race, 19 laps. Balik sa inyo, Kay and Attorney. Thank you so much, DJ Bobby. At ayan nga, nanguna na agad-agad si Kenneth. Sorry, Kenneth Kinkrog. Kaano-ano nyo ba, Attorney, itong nag-emerge na winner kanina sa women's criterium event? Kundi ako nagkakamali, magkapatid yan. Magkapatid, okay. So, anong assessment mo doon, Attorney? Magkapatid to, talaga bang malaki ang chance na sila parehong mag-dominate talaga para sa criterium event ngayon? Well, this is a criterium race, ano? Yung Kenneth Krog, palagay ko, made para sa mga ganitong klase ng laro eh. So, hindi natin ma-discount na baka ito yung race para sa kanya. Criterium racing is a lot different kesa rin sa mga talagang road race na sa highway at may akyat, may baba. Criterium racing dito panay-panay lang at talagang pagalingan lalo na sa mga kurbada. So makikita natin mamaya kung ano pa ang kahinat na nitong inumpisa na very ano, start pa lang, very fast start. Kaya abangan natin. We're approaching the start and finish line area. We can see 24 riders. Ang tulin po mga kaibigan, approximate speed po nila approaching our area is 45 kilometers per hour. Nauna mga kaibigan, RT Cardania, kung di tayo nagkakamali. Dumarating po John Margamina in front mga kaibigan. Ito mga 77 riders making us a take end of our race. Mga Novoisiano riders. Novoisiano riders also making their presence felt. Maganda itong bakbakan na ito, Attorney, ano, dahil unang-una po natin babantayan dito is of course yung pong rivalry among the teams. 7-Eleven, Philippine Navy Standard, Go for Gold, and then we also have yung Nueva Ecija, ano, and other teams. So talagang, ito makikita mo, walang bigayan po ito. At talagang magiging action-packed ito pong ating karera. Matalas, silipin natin nangyayari. Malamang, nandito na sila kay DJ Bobby. Bobby, go ahead. Thank you very much, though. Bumago ako ng pwesto. Ito, mas malapit ako. Makikita niyo yung mga mukha nila habang kumukurbada. Ito na yung motor marshals natin. Ibig sabihin, malapit na sa likod na yung mga siklista. Tingnan natin, a while back, it's Kenneth Kinkrog leading the way sa first two laps ng ating karera. Pero, DJ Bob, na-mute mo. Bumago ako ng pwesto. Bumago ako ng pwesto. At ito, makikita natin, ay, ako, panoorin po niya, may pumakaliwa, may gumagawin sa dulo. Ayan, nagkakagulo na. Ito na po, ang criterium race. Ito, sa harapan, si rider number 2, John Mark Valedo. Ayan po, makabilis niya, tingnan po ninyo. Ayan, John Mark Valedo is now leading the way. May dala ng trako, John Mark Valedo, balik na niyo. Attorney and Desi. Ayan, action pack na talaga itong nangyayari sa pagsisimula ng Men's Criterium event. Sir Stone, meron ka bang balita dyan sa location mo? Salamat, Kay. Wala pa na, pero hindi na nila. Mabilis. Mabilis. Mabilis na lang kung gano'n nila i-negotiate, kung gano'n nila katagal nila i-negotiate, yung isa pong ikot ng 2.3 kilometers sa isa pong loop natin, 20 times po tatapuloy niya ang ating mga sprisa. Okay, so ito, very lang na tayo magdaan nila. John Marcolino, okay, so 3 minutes and 4 seconds, yan yung average speed nung pong ating pong 3 minutes and 4 seconds per loop. Yan po yung kanila pong mga speed. No, negotiating yung ating pong 2.3 kilometer route. 2.3, tapos 3 minutes lang. Ano? Diba? Mga important ito pong ating mga riders. Pero ito po, pinapaalalahanan na muna natin yung ating mga spectators to observe social distancing.
Eto na. So riders approaching, ladies and gentlemen. Eto na agad sila. Paparapit na sa atin. Bell lap po ito. Magiging intense po ito right after this lap. Because we are giving away 5 points, 3 points, 2 points, and 1 point for the first row of 4 riders to cross the Santa finish line area. Ayan, para po mga angas, para po sa mga angas, every 11 riders to one big punch. May tumutukod na may bandang kanan. Rider number 2. Ito pong si John Mark Galego. Pero ito pong si John Mark Ramingaw ay pumapresent din po sa harapan. 17 laps to go. Pagbalik po nila dito, magiging intense po ito. Attorney, what can you see dito sa ating karera ngayon? Speed natin is about 47 kilometers per hour, attorney. Ito, pagalingan talaga at siguro makikita natin na walang nagminor sa mga kanto. Yung mga kurbada, talagang kinukuha nila yung pinakaliko nito at talaga'y dinidikit at para makakuha ng mas maikli at mas mabilis na daan. Ngayon, this time, palagay ko, nagpakita kagad ng pangunguna itong si John Mark Galedo. Mm-hmm. Bantayan niyo yan dahil si John Mark Galedo mahusay lumaro sa puntusan yan. At palagay ko may binabalak yung mama na yan kung bakit sa simula pa lang nagsimula na siyang kunin ang rangko at kunin ang mga unang mga points dito sa ating criterium. Thank you, attorney. At sinabi natin. Dadada. Ay, DJ Bob. Ito, mayroon may break ko eh. Solo rider to, may break it. Let's check the number. Kung anong number to? Rider number 23. Number 23 is Jonel Carcova. Jonel Carcova. Umalago ano po ito? Approximately 15 meters. Mag-break away po mag-isa. Ito po yung si Jonel Carcova. Back to you, attorney and case. Thank you so much, DJ Bob. Okay, sobrang bilis, no? Sobrang bilis na mga pagayari, attorney. So, ano na po ang masasabi niya? Talagang, kung kanina, medyo, ano pa tayo, medyo nagsistandby tayo. Pero ngayon, talagang palitan si DJ Bob tsaka si Sir Snow. So, gaano ka-intense itong laban na to? Talagang mukhang nagutom sila sa laban ngayong taon. 7-11 versus Go for Gold. At itong mga tiga Go for Gold, hindi nagpapabaya. Kinuha ng 7-11 yung unang lap, nandun din yung mga tiga Navy. Pero ngayon, nag-breakaway na yung Go for Gold na si Jonel Carcueva. Actually, yung Jonel Carcueva na yan, very explosive rider yan. At alam naman natin na kayang-kaya niya na makapag-sustain ng breakaway. Pero dito sa ganitong klase ng criterium, hindi ka naman makakalayo ng sobrang layo. Sigurado at tutugising ka ng mga nasa likod. So, let's see kung paano i-maintain ni Jonel Carcueva yung kanyang pangunguna hanggang sa points, hanggang sa magbigay ng points doon sa lap na pangatlo. Thank you, attorney. Punta naman tayo kay Sir Snow. Talagang sobrang bilis na mga pangyayari sa larong ito. So 1-2-3 finish para po sa Go for Gold. Yun po ating sprint lap na yan. So attorney, ano masasabi mo dyan? Go for Gold, mga batang riders, sa pamarang tamaran, although yung kanilang kapitan, si Ronel Walda ang tumapos na una ngayon. Hindi naman nakakabigla, no? Dahil si Ronel Walda talagang made for criterium yan. Ilang beses ko na napanood yan, sa Baguio, sa Bigan. Basta criterium, pumupuesto yan si Ronel Walda. At may magaling talaga dumiskarte yan sa mga ganyang ikutan. So yung si kakampi niyang bago Go for Gold, isa ring sprinter, palagay ko magkakatulungan sila. At yung puslit kanina ni Jonel Carcueva, palagay ko hinatak lang itong sila Ronel Walda para doon sa puntusan. So, malapit na. Pagpunta na si Vicky, Bobby. Bobby, ano nandiyan dyan, Bobby? Oh, okay, kasama siya. Double check na na, Ronel Walda ba? Sino ba yung tatawid dito sa kilometer 1? Sa kagahan ng ating karera, labisan na labis to.
Maagang maaga pa to. Pero hindi nagtagumpay si Jonas Carcora. Nakapula na naman ang nasa harapan. At tutulin, rider number one ang nasa harap, rider number one, Nicole Pareja. Pero kitang-kita mo, nagtutukutan. Naku! Takbo ka, Carcora. Ayan, ito naman. Ayan, magulo pa po, magulo pa po. Hindi pa po magkaroon ng litrato. O figura itong ating karera at pabago-bago po in a snap, no? Ilang sandali na magbabago po. Yan po ang ating na-observen at ang tutulin po nila. Miss Elite Criterium Race po. 19 laps po ito. Maagang maaga pa yung karera natin. Balik sa inyo kay at attorney. Alright, Bobby, ako muna. Bobby, so 7 riders na po mga kaibigan ang na-overlap. Wala pa. Malapit na. Wala pa pala. May isa pong rider ang nag-flat tire, nag-suffer ng flat tire pero mukhang naka-recover na, si Voltaire Dumlao. Alright, so may 7 riders po sa likuran natin pero malapit na pong kainin niya ng peloton. So approximately 1 minute. Ng peloton. Approximately 1 minute na naman po yung distansya. No, kakagat na po sa kanilang likuran. Ito pong peloton. Punta natin mabilisan. Myris, ano lagay dyan sa'yo? Myris, hey, Myris. 1.5 kilometer man. Wala si Myris. So ito na. Papalapit na. May namubo. Attorney, may namubo rito. Isang solo breakaway. Mukhang 7-11 rider po ito. Tapos may nakasunod po ng mga 4 na siklista. Puro 7-11-10. Aba, nagpapasikat po si Rick Rodriguez, ha? Tignan po natin. Mukhang 7-11 po ito. Andiyan dyan po siya. Ito na, 7-11 po ito. Tignan nuna nyo. Kulay orange po na hindi nyo mawari kung anong kulay. Naka nalang yung report. Mukhang John Mark Galeto to. Pitang na pinal pala. John Mark Galeto to. Pitang na pinal pala. Ladies and gentlemen, si John Mark Galeto ka po, mga kaibigan. Ang siyang tumawid na una po ngayon. For this particular lap. Pero wala pong points at stake. Ito, Navy, oh. Baka po sila ng 7-11. Halos nagbumurahan po. Kumigit tayo ito po si Ronald Walta. Sabi niya, ako pinakapogi sa inyo. Pumayag na asawa ko. Sabi niya. Okay. At ayan, ako medyo nagkakaroon ko ng problema sa signalizers, no? Ayan, Attorney Froy, talaga nagpapalitan ng lead eh, itong mga siklista natin. Ano po masasabi nyo talaga ditong sa larong ito? Exciting start, exciting yung karera ngayon. Makikita natin na talaga nilalaro nila yung puntusan. Hindi importante kung sino unang tumawid doon sa linya kung wala pang points na ibibigay. So abangan natin, kumikilos yan, pinapaubayan nila yung pangunguna sa iba, pero pagdating ng points ng lap, makikita mo na biglang mayroong susulpot. Hindi sila nagkakalayo-layo, walang nakakalayo, nasa likod lang nila ang bawat isa. So mabilis tong karera na to. Hindi ka pwedeng kumurap dito at sigurado na mayroong lalagpas at mayroong mauna. Thank you so much, Attorney Froy. Diyan naman sa sitwasyon mo or sa location mo, DJ Bob, sino naman ngayon? Meron bang bago na nangunguna dyan? Ito, tama-tama. Makikita mo sa screen. Nakapula. John Mark Galeto, rider number 2. Malaguan na po ito. Mag-isa na yan. Yung mga kasunod niya, ito, ganito kalayo. Kaya palang dumarating. Bumibilda po yan. Mark Ryan Lang. Okay, DJ Bob, nakamute ka. So again, it's John Mark Galeto leading the way ahead by approximately 10 seconds. Dito po sa ating kinalalagyan sa kilometer 1, Criterium Race Miss Elite Field Cycling National Trials for Road. DJ Bobby, undurin niyo po ito. Balik sa inyo, kay at Tony Daiko. DJ Bob, just a question, meron ka bang number kung ilan tong mga siklista natin na naglalaro ngayon? Yung mga nasa unahan niyan, Miss Kay, nasa 20 pa rin yan, approximately. Pwede mo mabasa 20, pero konti lang. Kasi nga, may mga naiiwanan yung iba na flat, yung iba ay yung kadaraan lang, dalawa. So yung main bunch, except for Mark Galeto na humiwalay, naglalaro sa 15 to 20 yon, 15 to 19. So, alright, DJ Bob, thank you so much. At ayan, medyo napuputol pa rin na nagkakaroon pa rin ng problema sa signal ni kasamang Snow Badua. Okay, balik muna tayo kay Attorney Roy dahil meron na lang sa tingin ko less than 15 or more than 15 laps.
Okay. Okay. Punta tayo sa attorney. Sige, sige, sige. Abangan natin kung ma-sustain at may tatawid ni Macmac Galedo yung pangunguna, no, hanggang doon sa finish line para makakuha siya ng mga points. Pero makikita natin na mainit yung ginagawang paghahabol ng go for goal. At halos magkakatabi lang yung mga ibang teams, ano? So magiging iba ang kompleksyo ng laro pagka naipagpatuloy ni Macmac Galedo yung pangunguna. Pero sa bilis ng takbo, palagay ko hahabol at hahabol ang go for goal. Okay. Okay, tuloy mo yung answers now. Okay, it's okay. Yeah, yun lamang. Yun lamang kay muna. Pero mukhang dumidikit na ang ating karera. Ito pong ating peloton. So ito, ito po tataran to. No? Ito maparating natin. So ito, two riders. So ayan, nagkukwentuhan po sila. No, at iiling-iling na po ito. Sabi, mukhang matatanggal pa ako sa 7-11 ito at sa Go for Gold, no? Pag hindi gumanda yung ating laro. Ha? So, ay, iba yung pamangkin ni Reynante. Si Seth Reynante pala yung nasa dulo na yan, ano? So, namimiligro na po itong si Stefano Reynante tsaka ito pong si Elvin Seth Villanueva na ma-overlap. Okay, so ito po yung sizable crowd. No, lahat po kami may RT-PCR dito, ha? Just in case, no? Okay? So, sponsored by Phil Cycling. Ayan, may namimili pa po ng Vigo. Ayan, ayan po yung mga patay gutom na ayuda, may ayuda. Pengen rin, uuna ko, ayoko niyan. Gusto ko tubig. Okay, ito ka bang? Okay, go. Okay, pasa muna ka na, Bobby. Okay, pasa mo na dyan, DJ Bob. Ano na ba nangyayari dyan? So, na-maintain pa sa lap na ito ay nakalagwa pa rin ng approximately from 10 seconds, 5 seconds. At mukhang aabutan na siya. Hindi na magtatagal ay failed attempt. Pansamantala, no? Ay hindi nagtagumpay si Jean-Marc Galedo sa kanyang pag-attempt na mag-solo breakaway. Dahil dito sa kinalalagay natin, katatapos lang ng pagdaan ng ating main bunch, ay natatanaw na nila si Jean-Marc Galedo at anytime ay kasama rin sa kanila si Jean-Marc at maging isang grupo na lang at mawala na ang solo breakaway ni Jean-Marc Galedo. So wala talagang sumunod sa kanya para sana mag-build ng distansya o lead sa main bunch. Walang sumunod kay Jean-Marc Galedo. Siguro masyado pang maagat. Ha? Yung analysis na yan, maaaring masundan pa ng ating cycling analyst at 24. Balik sa inyo, Kay. Thank you, DJ Bob. And ayun, attorney, just a question lang po. Pag po ba mga hapon na ang nagaganap ang karera, eh medyo magkakaroon na rin po yan ng epekto sa karera ng mga siklista natin or talagang walang ano yun, walang oras-oras, basta malakas-malakas talaga? Depende sa ano, no? Minsan pag hapon na, magkakaroon ng bahagyang hangin. Eh. So yung hangin, kung headwind o sidewind, nakaka-epekto sa kanila. Pero sa nakikita natin, wala na may epekto dahil mabilis ang takbo ng ating mga siklista. Alright. Dito sa ginawang pag-atake ni Macmac Galedo ng 7-11, asahan natin na... Attorney, ito na ang dalawang riders. Hello, si Macmac Galedo. Dalawang breakaway. Kinain na, may mga na-overlap na riders sa isang 7-11 at isa pong go for gold rider ang na-overlap na. So ito po si Elvin Seth Villanueva at si Ray Stefano. Jopet Capasio, wala na rin. Eh, overlap na yun. Overlap yun. Okay, pero sa ngayon po, ano, overlap pa lang si Elvin Seth Villanueva at saka ito pong si Stefano Reynante, si Almond Biagan, saka si Jojo Jose. Ayan, mga... Umalis na po. Ayan. So, ano muna, sa last lap natin was Marco Lumano and then followed by Mark John Galeno. Pareho pong 7-11 yan, ha? Bagong discovery po yan kumakarera. Mukhang bagong discovery na naman po itong Marco Lumano, attorney. So punta natin si DJ Bobby, ano si position sa kanilalagyan mo, over? Ayun, kasamang Snow Badwa. Inaabangan natin kasi nga natanaw natin kasi siguro update natin kung nakakailang laps pa para medyo alam din natin. Ma'am, Bianca?
Lab 7 po. Lab 7 ito? So pagdating 8 na? Okay, so pang halos magwawalong laps na tayo. Double second lap. 8 laps na. Ito pagdating nito. So ito na, ito na. Dalawa si Cristo na sa harapan. Rider number 25 and rider number 2, John Mark Galedo and Marco Lumanog. Marco Lumanog, ito naman yung ating main batch. Ayun, this year, sabi ko, Atty. Kasama ito, may sumama na kay John Mark Galedo. Pero ang Gopher Gold, nasa harapan, intact pa rin, may mga Navy. Pero sunod po sila. At sa mga yun ating John Mark Galedo and this new rider, Marco Lumanog. Breaking away, trying to distance themselves. Balik sa'yo, Tony and Kay. Thank you, DJ Bob. Ayan, at dito nga sa ating pakalahati na, no? Ito po, Tony, yung mga laps na naiikot na itong mga siklista natin. Ano po masasabi nyo? At medyo marami na rin na-overlap. Ibig sabihin, papahigpit na itong laban na ito. Eh dapat batayan mabuti ng mga komisar at mga line judges yung nangyayari na yan. Kasi napansin natin na na-overlap yung ibang siklista. Now, parang yung na-overlap na siklista, parang siya ngayon ang kasama nung nag-breakaway. So it becomes unfair naman do sa ibang mga kagrupo. Pag sinabing overlap, dapat hindi ka nakasali. So, malalaman natin yan sa mga officials kung tama o hindi yung ating tingin. Kung na-overlap na yung rider ng 7-Eleven na yan, wala siyang karapatan na makisama doon sa nasa harapan. Dapat tumabi na siya at tumigil na sa karera. Malaman natin sa mga officials. Ito na, dalawang siklista. Pinagkakaguluhan po ngayon to si Marco Lumano, akala po nila bogus na nasa harapan, pero totoo po nasa harapan ito. Ayan, oh, kumakapit pa. Tinutulak. Ito po si John Mark Galedo. Yung kanya pong batang kakampay na si Marco Lumano. Oh, nagtratratan po sa third and fourth. Ito pong golfer goal at saka Navy. Pero yung 1-2 finish po para sa ating sprint, second sprint, ay Marco Lumano with 5 points. No, and then Mark John Galedo. And then Steve Hora ang pumangatlo, RC Cardania ang pang-apat, no? So 5 points, 3 points, 2 points, 1 point para po sa ating mga nabanggit. All right, Junrek Carcueva, no? And then Alan Bugay, Jopet Capasio, tsaka si Stefano Reynante, Jojo Jose Almontiagan, and Elvin Seth Villanueva. Overlap na po yan, binatigil na po sila. Attorney, balik mo na sa'yo. So ano yun, confirm yun na talagang nasa harapan yung Lumanog, ano? So dalawang 7-Eleven ang nagdadala ngayon ng trangko, and sila ngayon ang nakakuha ng mga puntos dyan sa lap na yan. So Mac Galedo at saka yung si Lumanog ang nakakuha ng puntos, at patuloy sila na nasa harapan. Magkakatulungan yan, at palagay ko kaya nilang i-sustain yan for another 2 laps. Okay, Attorney, paliwanag lang natin sa mga viewers natin, ano? Paano natin na-confirm na si Lumano po ay legit na nasa harap? No, because dito po, if you're going to look at our list, no, kung makikita po ninyo, ito, Lumano, and then ito, hindi nyo maloloko yan, dumaan tayo sa transponder, 8 laps siya in total, same na kay John Mark Galedo, no, na pareho po silang may 8 laps. Ito po yung mga na-overlap, no, si Jude Cacueva, na merong 7, 6, no, nakikita po natin yung mga laps sila rito. So, ayan po yung mga natanggal na. Kasi na Reyna, Jose Biagan. So, legit, ito po si Marco Lumano na nandoon po sa harapan. Attorney? Okay, it's good na meron tayong ano, ha, meron tayong digital na timer at finish line na record diyan. Walang makakamandaya at walang pwedeng makalusot. So nakikita ko ilang laps ang na-cover na at ilang laps pa ang dapat na takbuhin. So we rely on the finish line timer natin. Thank you, Attorney Fair. Punta naman tayo kay DJ Bob. DJ Bob, ano yung nagaganap dyan sa sitwasyon sa iyong location? Yeah. So, itong John Mark Galedo at si Lumanog na kanina nangunguna, recently lang, habang nagsasalita si Attorney, ay pumawala naman itong si John Mark Kamingaw
at umahed siya ng approximately 10 to 15 seconds mag-isa, followed by John Mark Galedo and Dumanog. So yun yung naganap dito just recently. Tingnan natin sa pagdating kay Snow Badua, kung andyan pa rin si John Mark coming out sa harapan, solo breakaway. Back to you, Kay and Attorney. Thank you, DJ Bob. And once again, ang pagpuntos po ang i-count dito sa laro na ito. So 5, 4, 3, 2, 1 points po ang magiging basehan ang makukuha ng mga writers natin. And Attorney, ayan. So ngayon parang medyo makulimlim na. Talagang binabase ko ang aking sinasabi rin sa nakikita ko ngayon. Medyo makulimlim na pero mukhang okay-okay pa naman ating mga riders. Sa tingin mo, Attorney? Okay, at saka sa bilis ng takbuhan talagang magkakaroon ng konting confusion. Buti na lang alisto yung ating mga race officials at nababantayan talaga yung mga kasali sa atin. So, this time, alam natin yung mga nangunguna, si John Mark Camingaw, si Macmac Galedo at si Lumano. Kaya bantayan natin at asahan natin na marami pa mangyayari sa mga susunod na laps dahil hindi makakalayo itong mga ito. Okay. Go ahead, sir. Attorney, so it's confirmed, John Mark Camingaw is now in the lead, solo breakaway, 10 seconds po kanya naman from Nicole Pareja and Richard Salazar. No, and then, yun pong peloton natin, nakatikit rin, ano, yan po ay sa pagitan po ng 10 seconds. So 10 seconds po ang lamang. Ito po si John Mark Camingaw. But with how many more laps to go? 10 more laps to go. Kayang i-sustain ang solo nito po si Camingaw. Yun po nga last 26 kilometers. Yan po ang ating tutunduman. Samantala, DJ Bobby, tignan natin ang sitwasyon niya sa iyong kinalalagyan. Bobby? Sakto-sakto. Ito na, darating na. Sino ba? John Mark Camingaw ba to? Mag-isa pa rin ba to? May kasama? Double check natin. May dumarating na solo rider. Nag-iisa. Philippine Navy uniform, rider number 4, confirmed, John Mark Camingaw has maintained his lead approximately 10 seconds for ring number 36 and number 13. 26 is Richard Salazar and number 13 is General Barohabo. So yun po yung sumusunod kay John Mark Camingaw approximately 10 to 15 seconds behind. So nakagwatak-watak po, isang mahabang linya na ang ating teleton, hindi na siya isang grupo. Isang grupo pa rin pero nabubuo hati-hati at isang diretsyong mahaba. So yan ang pagkakasalansan ng ating mga siklista. Approximately 10 laps ang kalipas na dito sa ating criterium race. So pabago-bago na, tama si Attorney Tayo. Marami pa mangyayari. Meron pa tayo mga jam na laps. Back to you, Kay and Attorney. Alright, thank you so much, DJ Bob. And Attorney, yun nga, anong masasabi mo base sa pinakahuling report ni DJ Bob? Alam mo, sa ganitong klase ng laro, importante na meron kang presence of mind. Hindi lang basta naglalaro, hindi lang basta sumisipa. Kailangan yung meron kang mental toughness at meron kang presence of mind na alam mo kung anong lap yung nagbibigay ng puntos, alam mo kung ilan na ang puntos mo, alam mo kung ilan ang puntos ng kalaban mo, alam mo kung sino ang i-deny mo na makapuntos. Dahil yan ang laro niyang puntusan na yan. At sa nakikita natin, hindi naman nagkakalayo-layo, malalapit lang ang distansya. So anybody can still make a last-ditch sprint para doon sa mga puntusan. So, abangan natin. Okay. Ito na, Tony. Rumarantrat, pero dumikit na. John Mark, Camingaw, tinikita na po siya ng tatlong riders. Apat na po na sa breakaway po natin ngayon, mga kaibigan. Approximately 5 seconds ahead. Camingaw, dalawang Navy, isa pong 7-11, at isa pong sa harap. Ito pa lamang po ang ating peloton. Ladies and gentlemen, hila-hila po yan ang Go for Gold riders. But first, Attorney, bago po lahat, no? Bigay ko lamang po sa inyo yung list ng atin pong mga sprint leaders. So yung sprint leaders po natin, ang unang-una dyan ay ito pong si rider number 25, si Marco Lumanog, with 5 points. Pareho po sila, tapla sila ni rider number 32, Ronel Walda. And then 4 points naman for rider number 29, that's Steve Hora. And then 3 points each
for rider number 30, Archie Cardania, and rider number 33, Dominic Perez, 2 points lang po. Okay, rider number 23, that's John Rick Carcueva. So si John Rick Carcueva still very much in the hunt para po sa ating corona. Alright, so ito, ito na. So ang nangunguna po mga kaibigan, four riders in front, the identities of the four riders in front are John Mark Amingao, Richard Salazar, John Danny Baroja, and si Hora. Alright, nasa likuran po nila some 8 seconds behind. Ay ito po si Mark Ryan Lago, Nicole Barea, and the rest of the peloton. So four riders in front in the breakaway. Tignan natin, DJ Bobby, nandiyan dyan na ba siya? Apat, dumikit na ba yung peloton? Bobby, Bobby. Sakto, sakto. Dumikit na, kasanang ito. Wala na ang solo breakaway. Dumami na to, isang buong grupo na to. Approximately mahigit 10 siklista nasa harapan. Rider number 29, Steve Hora. At kasama pa ang approximately almost 20 cyclists. Oo, 15. Approximately mga 15 cyclists. Ang sama-sama, John Mark Amingao, nandun na rin. At yan. Ang inaharap na lang natin ngayon ay yung kasunod dito. Oo. I-double check natin, ha? So, maybe we can check. Second group ba yun, ma'am? Hindi. Yun yung main bunch. Ay, hindi. Breakaway. Solo. Oh, sige. So, confirm naman, yung dumaan sa ating harapan ay yun ang ating mga race leaders. So, it's John Mark Amingao failed to maintain yung kanyang solo breakaway. So, tignan pa rin natin. Talaga, Courtney, kasamang Snow, okay. Pabago-bago pa ito. At let me check kung ilang laps pa tayo para mas ma-excite tayo. Ha? Lap 11 yung susunod, 12? Okay, so nakalabing isang lap na tayo. Pagdating dito sa amin ng mga siklista, pang 12 na yon. Back to you, Miss Kay and Attorney. Okay, for pang 12 na lap na to, Attorney. So yun, sabi talaga, hindi worthy yung consistency, no? Para sa nangyayari ngayon sa larong ito. At ayan, syempre, ano po ang masasabi nyo? Pabago-bago pa rin talaga hanggang ngayon dahil medyo marami na rin na overlap, natanggal na sa contention. Ah, alam mo, sa ganitong laro, no? Attorney, go ahead. Go. Straight lap na naman. 5 riders, 6 riders, 7 riders in the breakaway. Umahato pa mga kaibigan, isang independent rider, wala po siyang uniforme pero nagpapakitan kilas. Uilin-ilin pa mga kaibigan, next rider number 20. Finishing first, that's John Daniel Barohabo. Bagong rider po, no? Yung uniform niya is unmarked. No, hindi katulad po ng mga Navy 7-Eleven that we usually see. 4 points naman, 3 points naman po for Steve Hora. And then, 2 points for Christian Simbang and then Romel Walda with 1 point. If pong dumaan na pero po natin, wala na pong puntos na mamigitas yung mga yan. So yung rin po, mga kaibigan, John Daniel Baroja, finishing first sa ating recent sprint classification natin, no? So itong Baroja, ang dami pong mga bagong pangalan na lumalabas sa tourney. Steve Hora, ayan, and then Christian Timbang, and then Ronel Walda. So yung tatlong pangalan na yan, attorney, changing of the guard set, as mapapansin mo, attorney, walang uniforme itong John Daniel Baroja. So basically, mukhang inaay na yun ng mga scouts coming from different teams, attorney. Okay, oo, tandaan natin ang pangalan, Baroja. Pero kung ako ang tatanungin, ang babantayan ko dyan si Ronel Walda. Kung titignan mo, si nakakaipon ng puntos si Ronel Walda ng paunti-unti. So kung pagsasama-samahin mo mga puntos ng lahat ng yan, baka makita mo si Ronel Walda sa harapan. So, bantayan natin. Atorin na, sumasana breakaway. Atorin na, sumasana breakaway. Ito na. Let's identify the number. Rider number 22, Kim Kenneth Krog. Kim Kenneth Krog attempting to have a solo breakaway followed by Ronel Walda, rider number 24, Christian Timbang. Watak-watak na po ang ating solo leaders kanina. Yung sumuno po ngayon, itong si Kim Kenneth Krog. So ito po yung lumalabas na main bunch natin ngayon. Behind sila approximately na mga 15 to 20 seconds. So ano po yung kaganapan natin, painit ng painit. So mga dalawa po siklista na lang po yung nakikita natin na nananatili dahil iba na overlap na po. Kilometer 1, yan po ang latest update. DJ Bobby Udulio, balik sa inyo. K
and attorney. All right, BJ, Bobby, maraming salamat sa'yo. I stand corrected yung last lap natin. Hindi pa parahin yung sprint lap natin. So ito pa lamang po yun. It was the bell lap. Na bell lap pa lang po yung kanina. So ito, tignan natin ito ha. Kung sino-sino po ang mag-figure doon po sa harapan. King Kenneth Frog, as per the last report, is in the solo breakaway. Ito, anim na beses na nagpapalit po ng liderato. Ito pong karera natin. No, so it means to say, attorney, na yung karera is talagang magulo, nagkukumahok, nagpapakpakan, no? Talagang nagigirian yun pong harapan ng ating pong peloton. Yan po ang isang after effect din eh. Pagka po masyadong magulo, masyadong tensionado yun pong peloton, mabilis po ang palitan ng liderato. At ibig sabihin nun, nawala yung previous leadership, ibig sabihin, hinabol po ng peloton. Eto na, mamalamit na mga kaibigan. Kim Kenneth Frog, tama po ba ang report? Nito po si DJ Bobby Odulio. Will Kim Kenneth Frog attack yung ating pong sprint zone? Will that be 5 points? Ang dayo po nito, solo-solo. Parang may mga makina po ang kanyang mga paa. Hindi po kaya na-e-bike ang kanyang dala-dala. Kim Kenneth Frog confirmed with the 5 points. Mga kaibigan, ang layo po ng distance nitong Kim Kenneth Frog. Oh. Tignan nyo, pinapatay pa. Ito, nakakapagta ka. Pinapatay po. Ito, hinihila na ngayon ang Navy. May rumarantan na taga-Navy. Roland Cronel, Wanda, Buffer Gold. Sumusunod din, bumubuntot. Ansi Cardania, tumapos sa pangalawa. And then, pangatlo, ito po si Ronel Walda. And then, Crystal Timbang. Para po sa pang-apat, intense action. Mga kaibigan, nauubusan na po kami ng boses. So, Kim Kenneth Frog of 7-Eleven, now in the solo breakaway. Attorney, ano sa tingin mo ang aasahan pa natin? Hindi ba napapagod itong ating mga siklista? Alam mo, Snow, ang bantayan mo yung total ng mga points. Kasi pabaring pabalit-palit yung nakakakuha ng 5 points, pero meron dyan na laging nandoon sa 1, 2, 3. So ang aking tinitignan dyan, si Ronel Walda, tignan mo yung totality ng mga points at malalaman natin kung sino ang leading dito sa criterium race na ito. Okay, attorney, tama ka, Ronel Walda, still in the leadership in as far as the points classification is concerned. Which has a total of 7 points. Ang may 5 points, 5 ay 3. No? Ito po si rider number 25, Marco Lumanov. And then rider number 29, si Steve Hora. And then rider number 22, ito nga pong si Kim Kenneth Frog. All with 5 points each. And then ang mga 3-pointers natin, rider number 2, John Margaredo. Rider number 33, ito pong si Dominic Perez. And then rider number 29, si Steve Hora. Okay, ang mga 2-pointers natin, rider number 23, si John Greg Carcueva. Rider number 30, Archie Cardania. And then rider number 32, ito pong, Marion. Rider number 24 has 1 point, that's Christian Timbang. So yun po yung latest. Mga may sumemplang, ba? May isa pong sumemplang na rider natin, ano, pero hindi muna namin i-identify. No, yung kanya pong pangalan, no. Pero mukha okay naman na ho siya, oh. Inatenan po siya agad ng atin pong mga marshals, no. Nag-suffer po siya ng crash doon po sa 1.7 kilometer mark. Okay, mukhang okay naman na siya. So, ipakilala na natin rider number 3, oh, Dominic Perez. 23, no, it's not Dominic Perez. Rider number 23 ang nag-suffer ng flat tire. John Ray Carcueva, nako. Nasa classification ito, sumemplang siya. Sayang. No, so sayang, no? Nasa classification ito. Sayang yung puntos ito po si June Red. So ano to, out of the race ito, boss? Oh, wala na. Wala na. Ayun na eh. Ayun na. Sino sumakay na unang ambulansya? Teka, silipin pa lang ha. Boss, buksan mo lang ha. So silipin lang natin si June Red Carcueva. So out of the race na, no? He's from 7-Eleven. So ayan, uminom na ng tubig. Nag-crash yung chan, hindi sumemplang. Ah, so ayan, nag-cramps lang pala yung chan niya. So, sobrang bilis siguro ng action. No, ayan po. Sakit pa naman unang nag-cramps, no? So nag-cramps yung chan. Ito po si June Rec. So we stand corrected. Hindi po siya sumemplang. So June Rec Carcueva, no, suffered stomach cramps. No, sakit nun. Talagang titigil ka. Ito na naman po yung mga siklisa natin. Solo breakaway pa rin. Yes, I'd like to believe Kim Kenneth Frog. Kim Kenneth Frog ang solo breakaway pa rin natin. Rider number 22. Ang tindi nito. Yung mga krog po, mga kaibigan, ha? Saan hubal lupalop ng mundo kumuha ng lakas? Ito mo mga to, nagsabog po ang Diyos, kinulekta na niya, nagbulsa pa. Ito, Philippe, go for gold riders. Controlling the tempo
of the peloton. Mukhang alam ko na, style ito pong go for gold. Ang ginagawa nito, Alor, pinapabot nila si Kim Kenneth Grogg while at the same time maintaining yun pong peloton na walang makakatakas mula po doon sa mga marquee riders natin. Sa parang... attorney, kinokontrol na ng go for gold yung peloton para yung koleksyon ni Ronel Walda ay hindi na madidikitan pa. Remember, Walda is in lead of our sprint classification with 7 points. Attorney. Yeah, masama yung sa strategy talaga nila. Ang binabantayan nila dyan kung sino yung may mga puntos na malapit kay Ronel Walda. At hangkat maaari, kung makapuntos man yon, malamangan ni Ronel Walda. So dito si Kenneth Krog, iniintay natin na malaspag yan dahil dalawang lap pa ang kanyang tatahakin para magkaroon ng sprint points. At sa panahon na yon, palagay ko, nakatutok na kagad yung mga go for gold riders. So dito sa laro na to, yung strategy at saka yung racing tactics, napaka-importante. Sabi nga sa'yo, dapat dito may mental calculations ka, kilala mo kung sino yung may puntos, kilala mo kung sino yung... Okay, go, Bobby. Kim Kenneth Krogh is about to lose his short lead. You know, aabutan na siya in just a short while. Ito yung mga go for gold, headed by... Pinatrangkuhan ni Mark Lyon Lago, pero aabutan na rin si Kim Kenneth Krog. Yan yung naghanap na katatapos na pagdaan dito sa ating kilometer 1. And more importantly, we would like to double check kung ilan laps pa tayo. Madam, madami na ba? Six laps to go, Tony. Six laps to go. Kim Kenneth Krog is about to lose his solo leadership at... yung go for gold, ayan, ay pariwanag din naman. Tingnan pa natin magaganap. Balik sa inyo, Tony and Kay. Okay. Bobby, attorney, sir, yeah. Pagkwentuhan na tayo. Bakit ho hinahabol na ng go for gold yun pong Kim Kenneth Krog? Kasi nabilang ho nila na si Kim Kenneth Krog ay 2 puntos lang ang lamang nito pong si Ronel Walda. Ronel Walda has 7 points. Kim Kenneth Krog has 7. So mukhang natimbrehan. Siguro si coach... itong si Ronel Walda, tinimbrel, 5 points yan, kaya ngayon po hinahabol at tinutugis na nila. Kasi po, yung susunod na sprint natin, although tama si Attorney Proy, pwede pang pagbigyan eh, pwede pa nilang laspagin eh. Kaya po, pwede pa nilang hayaan si Kim Kenneth Krog na tumakbo na tumakbo kasi meron pa 2 laps no, bago tayo mag-sprint. So po, pwedeng mapagod yan. Isipin nyo ninyo, napakahirap para po sa isang rider ang magsulo. Diba? Tapos yun, tignan nyo ha, ito makikita ko sa inyo ngayon. Ito na, malapit na sila. Tignan nyo si Kim Kenneth Krog, laspag na. Tignan nyo, parang galing ng Japan, tapos lumipat po ng Dubai, tapos tumalon po ng Brunei. No, tignan nyo yung itsura niya ha, laspag na, tapos sa Quezon Avenue pa. At tignan nyo yung peloton sa likod, o, sariwang-sariwa, parang bago ligo. Ayan, tignan nyo si Kim Kenneth Krog. Oh, pagod na, pagod na. Diba? Pagod, o, ayan, o, pagod. Diba? O, eto po yung, ano, o, tignan nyo, halos parang relax ang kanila pong mga pedal. Diba? So, yan po yung tactic dyan. Pinapagod. Nilalaspag na. Nito po ang go for gold riders. Ito si Kim Kenneth Krog. Very tactical. Back to you, Attorney Proy. Oh yeah, Snow. So very interesting tong ating criterium race. Hindi lang basta rat-rat at hindi basta karera na karera to. Ito ang laro na dahil sa kanilang pinairal na rules na point system, kailangan meron kang strategy. Kada ikatlong lap, kailangan bantayan mo kung sino ang pupuntos. Kung ikaw ang nakakalamang sa puntos, kahit na sino pwedeng manalo, wag lang yung malapit sa iyo ang punto. So, giging mind game na rin, attorney, eh, no? This is a mind game, actually. This is a mental game. At dito mo makikita si Ronel Walda. Yan, thinking player yan. Thinking rider. Kaya, gamit na gamit niya yung team, gamit na gamit niya yung strategy, at pag kinakailangan, pupuslit yan. So, let's go and watch. Alright. Thank you, attorney. Tama tayo, attorney. Yes, tama tayo para tignan. So, pupulsahan natin kung yung strategy ba ay
inabutan na si Kim Connector, ano gagawin ng Gopher Girl ngayon? Kasi ang ganda ng paliwanag mo, Tori, na yung pinoprotektahan ang 7 points si Tucheronel Hualda. And according to kasamang Stowe, malapit na yung ano point. Ano, ito, nauna pa rin si Kim Kenneth Krog. Andyan pa rin siya. Pero ayun na, aabutan na siya. Ayan, kitang-kita niyo po ha. Aabutan na. So tignan pa rin po natin ang mga magaganap. Malapit na yung point. And we have 5 laps to go sa ating Carrera Criterium Race. Balik sa inyo at Tony and Kay. Dahil mabilis na mabilis nga ito, punta tayo agad kay Sir Snow. Ayan. Thank you so much, Kay. Ito na, ha? So, ito, sprint lap na tayo. Sprint lap na ito. Kampana. Pero kung mapansin nyo ninyo, dinikita na ng peloton si Kim Kenneth Krog. Ito na po ang magiging istorya niya, ha? Mga kaibigan, yun pong Philippine Navy at yun pong 7-Eleven, bukang pinapadama lang din po nila yung Gopher Gold. Kung yung Gopher Gold po pinadadama, ito po si Kim Kenneth Krog, yung Philippine Navy, especially, ang akin pong base dyan, hinahayaan lang din nilang mapagod naman yung Gopher Gold dun po sa Tranco dahil heading into the last 3 laps natin, dun po magpaparamdam yung ating pong Navy men. Yan po ang ating mga abangan dyan. And of course, pag nagparamdam po yung Navy, magpaparamdam din po yung 7-Eleven. Diba? Siyempre, magpapahuli po ba yung Gopher Gold? Tignan po natin ang magiging aksyon. Ito na, Kim Kenneth Krog, nakadikit pa rin po siya sa kanya pong liderato, pero mukhang pinapakpak na po yan. Patungo na po tayo sa pedal. This is going to be exciting. Ito po yung parang mga siklistang bulate na tinapunan po ng asin. Pagpasok po nila dito sa lap na ito dahil ito po, points at stake after the stop. Spell lap tayo. Madidirig ninyo ang kampana. Pag sinabi ng kampana na, hiling. Ibig sabihin yan, sinasabihan po yung mga rider that the next lap will be a sprint lap. Ayan na, wala na po si Kim Kenneth Krog sa harapan. Philippine Navy and Gopher Gold Riders po nasa harap. Pero John Margaleto, nagpapantay din. Gopher Gold Riders, Mark Ryan Lago. At si rider number 33, si Dominic Perez, ang nasa harapan po ngayon. So, attorney, what are you seeing now? Ayan, nasa harap yung ito mga 7-Eleven. Mukha nagpapantay din sa harap. Na tumututok yung 7-Eleven na hindi makaporma itong kanilang mga counterparts mula sa Navy. Attorney. Napaka simple ng gagawing laro ng Gopher Gold as long as hindi kayang lampasan yung puntos ni Hualda, pababayaan nila yan kung sino man yung gustong pumuntos. Pero anybody na mag-attempt na kumuha ng points na katabi ni Hualda, sigurado tayo ang Gopher Gold magkukumahog na kunin yung points. Okay, thank you, attorney. And punta agad tayo kay DJ Bobby. Ano na nangyayari dyan, DJ Bob? Thank you, Ms. Kay. Update lang natin ito. Apat na lang ang natitira. Lap 16 na ito. Yung susunod, so meron pa natitirang apat na lang. So, ito, titingnan natin. Si Kim Kenneth Krog, bumitaw na sa liderato. May bago na at i-double check natin kung sino yung mga nasa harapan. So, medyo bumagal yung nakikita nating mga siklista. Ito ba check lang natin to? Ito ba yung leaders? Yeah, race leaders to. Tama oh, dahil yung sila Mark Ryan Lago to, pero bakit ang bagal nila? Oh, napapansin niyo napakabagal. Mabagal. Oh, pero may kumawala. Kumawala na naman si Kim Kenneth Krog. Kumaliwa siya. Dumukot siya sa kaliwa. At rumimate na dire-diretso dahil post na siguro malamang, mas maganda. Diyan na tayo magabang. Hey, kasama Snow Badwa. Back to you, okay? And attorney. Alright. Sobrang bilis talaga ng mga pangyayari, no? Kahit talaga, sobrang bilis rin ang pasahan namin dito. So, sige, punta agad tayo kay Sir Snow. Wala na nangyayari dyan. Alright, from 24 riders, 15 riders na lang po ang naglalaman-laman niya. Tawa-tawa mga attorney, ha? Okay, so ito, magiging mabilis po itong karera natin. Ano? Magiging mabilis po itong lap na ito dahil 5 points, 3 points, 2 points, 2 points, at 1 point ang at stake. Sa unang apat na tatawin. Ito po ang catch, ha? Tandaan nyo ninyo. Rider number 32, Ronel Hualda, ang leading sa sprint with 7 points. Nakapunta sa kanya si Kim Kenneth Krog na kanina po yung breakaway with 5 points. Marco Lumanog of 7-Eleven also with 5 points. And Steve Mora with 5 points. Rider number 29. Ito ah,
Pagka si Wanda tumapos po sa 1, 2, 3, 4, mapoprotektahan po niya yung kanya pong leadership. Pero pag na-out po siya dyan, at ito, na-ago yan ni Kim Kenneth Clark, tabla na po sila. Tingnan natin. Ito na, approaching na. Ang ating po mga riders, intense speed, 52 kilometers per hour. 52 kilometers per hour. Ito, isang taga-Philippine Navy standard ang nasa harapan mo kasi Andy Cardania. Rudel Wanda, kumapahalawa pa rin po. And then RC Cardania, completing yung kanyang domination. Dito po sa sprint lap na ito, but Rudel Wanda, protected his big tone of Santa. RC Cardania, Steve Hora. So, Steve Hora. Nakakuha po ng 2 points. And then 5 points. Oh, so naman lumamang na. Tabla, tabla. Tabla ba? Steve Hora. At saka ito po si Rudel Wanda, but Rudel Wanda was able to connect 3 points. So 10 points for Rudel Wanda, 10 points for Steve Hora. So Steve Hora and Rudel Wanda now engaging one another para po sa sprint. Okay, so 10 points each. Dalawa na. Wala na aligarado ng GoPro roll. Maganda atong pakpakan na to. Heading into the final for 3 stages ng ating karera. Attorney. Oh yeah. So ito labanan na ni Hora at saka ni Wanda. Now, kung sino ang makapuntos dyan sa last lap, kahit na 1 point lang, yun ang makakalamang. So, tutukan natin yung labanan ni Hora at saka ni Wanda. One thing going for Wanda, yung team ng Go for Gold, syempre tinutulungan siya. So, nandyan si yung kanilang Dominic Perez na sprinter na pwede siyang tangayin, ano? So malalaman natin, we expect the fireworks to begin doon sa susunod na bell lap. So abangan natin yung susunod na bell lap. Exciting yan. Alright. So recap lang, Attorney, no? Meron na tayong dalawang from Philippine Navy Standard Insurance winners and Nag-green na tiyara pa, wala na pa, nakaiba-iba na po ito. No, may Navy, may 7-11, at ito nga pong si Dominic Perez ay kasama rin dyan. So, hindi na po go for gold, o ano, halo-halo na po yung boom breakaway na approximately, parang humulat po sila with a speed of around 50 to 55 kilometers yung ginawa nilang nag-break away. Ganun sila katulin. Biglang ano, biglang umalagwa. So, ayun yung sinasabi ni Tori. Tingnan natin mga gabagalaw. Nag-discarte yan na po para sa mga points na kakaitindihan. 3 laps to go. Balik sa inyo. Go ahead, Sir Snow. Okay. Eto na. Sisimplify lang natin yung bakmakan. Steve Hora of Philippine Navy with 10 points. Ito pong si Ronel Walda of Go for Gold with 10 points. Okay, last 3 laps tayo. Kung sino po ang tatapos no, na mas mauuna sa kanilang dalawa, dun po sa last lap natin, siya po ang magwawagi. Ganun po ka-exciting yan. Ha? So yung last lap natin, 10 points, 6 points, 4 points, at 2 points ang at stake. Ito na, sisilipin natin yung galaw nila. I'm sure mga kaibigan, yung Go for Gold riders will now engage the Philippine Navy in a harsh battle in front. Pero go for ito po nga 7-11, nagpaparamdam pa rin. Ganang gugulap, ito tumatakas na ito nga mga Navy sa harap. O tignan natin po si Steve Hora. Ito pong nasa harapan natin ito. So Steve, wala si Hora. Puro dami lang nila yan, ha? Oh, puro dami lang ho nila yan. Ito, hanapin nyo. Ito, nagigit-gita na. Ito pong yung rider number 32 at rider number 29, ang inyong babantayan. So si Lumanog, oh, si Lumanog din, may laban na, mga kaibigan, nasa harap si Lumanog. Siya yung unang tumawid. So pagka naka 10 points po yan, patay rin ito na. Ito na, oh, nagbabantayan na. Oh. Nakikita nyo, ay si Walda sa harap, oh, ay si Hora sa pangatlo. So nagbabantayan na, pero ito, ang hindi alam nito sa Walda at si Hora, nasa harapan ho, itong si Lumanog. Si Lumanog ay meron lang ilang puntos. Si Lumanog ay meron akong 5 points. Okay? So 10 points. Pwede, no? Pwedeng sumundot. Ito pong si Lumanog. Tapos ma-out sa 1, 2, 3, 4 yung dalawa. Ako?
Yari, no? Yari. So, pwede pa. So, Slimanon po, kumbaga sa basketball, no? Tambak po ng tatlo. Ano ng tatlo? Pwede mag-three points sa foul. Foul throw, di ba? Oh, 29 sa 32. Hindi, ito na ang simple dyan eh. Pag nawala sa 1, 2, 3, 4 si Dumanog at saka itong si Galencia, no? si Walda. Tapos nauna itong si Dumanog. Malakas si Dumanog, no? Pre, napapansin. Ito ang mga points ng cycling ko. Nakita niyo yung Dumanog? Ang lakas, no? No? Napapanood, nadidinig nyo ba dati ang Dumanog? Dati gitara lang eh, no? Yung Dumanog, gitara lang dati, di ba? Oh. Ngayon siklista na pala eh. Kaya ito, ang dami yung mga rider dito ka nang didikit-tikit. Ang picture nyo na po, IATF, oh. Hindi, may mga ano kami, may mga swab test po kami dito, no? Kaya lahat po kami ay hindi na V sa mga ilong, okay? So ito, anyway, attorney, abangan lang dati dito, sisilipin ko lang. Bobby, tignan natin sitwasyon mo dyan, Bobby. Yes, yes, sir. So, kakadaan lang dito ng race dito. It's John Mark Garrido. John Mark coming riding toe-to-toe. Ayan, bumapalo sila approximately 50 kilometers per hour. John Mark coming out. John Mark Garrido nandyan sa harapan at may dalawa pang siklistang sumusunod sa kanila na bumapalo sila approximately 50 to 52 kilometers per hour. Two laps to go. Balik tayo kay Tony Floyd. Yeah. Okay, Kay. Yes. Mm-hmm. Napaka-exciting nito kasi marami tayong possibilities. One, magkaroon ng tie. Mm-hmm. Si Ora at saka si Walda. Magkaroon ng triple tie kasama si Lumanog. At sa ganong sitwasyon, siguro dapat humanda na yung mga official how to break the tie. Tony, umayari po si Lumanog, ang layunan niya. Nagbabakbakan si Ronel Walda at saka si Ora, hindi nila alam ano dito si Lumanog, nakabusot. Eto si Lumanog, oh. Tingnan niyo yung number 25, saka si Bakmak Galedo. Pareho pong may chance ito, no? Pareho may, kaya lang si Bakmak medyo malayo na. Eto nakikipagkwento pa, si Ryder number 33, si John Ricard Cueva, hindi niya alam, ay ni Lumanog inauuna, oh. Ang simag po, ang layo nito, mga kaibigan, ako delikado to. Delicates po ito. Ang layo, oh. Naku, ang bagal ng peloton. Wala po. Alam nyo, hindi alam ng peloton na nandiyan po, ito pong si Lumanog sa harap. No? So, ang pagpaka nila, naiwan kay Steve Hora at saka ito pong kay Ronel Walda. Hindi nila alam. Ando doon, ang chance po nitong si Lumanog, mga kaibigan, is number 1 o number 2. Okay, yan ang inilalaman nyo. Ito pong Lumanog, number 1 o number 2. Ayan, tignan nyo ang bahagal nila. Hindi nila alam. Meron pong surprise na nasa harapan. Oh, sige, magkwentuhan pa kayo, ha? Okay, gugulatin namin kayo mamaya. Oh, ayan. Kita nyo, ayun si Walda, oh. Nagpapakiramdaman po sila. Si Hora, asan? Number 29. Ando sa loob? Ando si Hora? Ando sa loob? 29, tignan natin. So, ayun, oh, si Hora, oh. Pang 10 na tumawid. So, ayan, attorney. Ano ang nakikita mo dito sa peloton? Ang bagal ng kanilang speed, just about 32 kilometers per hour compared to the first group that has 39 kilometers per hour. Attorney? Ayun ang hindi nila napansin. Nasa harapan nila, limang riders, ubos na yung mga puntos. So wala na silang paglalabanan dyan sa second group. May pag-asa na lang ay yung si Lumanog na makatabla at magkaroon ng triple tie. Kaya nga sinasabi ko, dapat yung mga official handa na dyan how to break the tie. Kung sakali. Yes. Yun nga, attorney, no? Balikan na natin yung possibility na na-mention mong triple tie. So, go ahead. Attorney, eto na. Attorney, eto yung simplest mathematics. Tuturuan ko kayo ng math, okay? Si Marco Lumanog ay meron ng 5 points. Pag siya'y nanalo, number 1, siya po ang champion. Dahil 15 points po siya, 10 points na po si Hora at si Walda. Ito pa, ang nasa breakaway, si John Mark Camingao. Ilan ang points si Camingao? Wala siya sa contention. Yung Dominic Perez, ladies and gentlemen, number 33, may 3 points siya. Pag siya po ang nanalo dito, 13 points po siya. Talo din po niya si Ora. At saka ito pong si Walda. O, di ba? Ang isa po ho na nasa harapan, John Mark Galedo, meron din pong 3 points. So pag nanalo si Galedo dito, 13 points po siya.
So mga kaibigan, yung pong apat na nasa harapan, tatlo po dyan po pwede pong manalo ng criterium race na ito. Ang hindi po alam ng peloton, yung apat na nakawala, kahit po 63 points lang yan at 5 points, ay mga kaibigan po pwede pong mag-champion. Ito na, mga kaibigan, ito tignan natin yung distance nila. Bernie, kanina po, the last time that they passed, 34 seconds ang pagitan. 34 seconds. No, pero we never know, ha? Hindi natin alam, baka po pwedeng hilahin pa ng cover ko yung second drop. Kaya lang ang problema, nagpakiramdaman po sila. Eto na, papalapit na, tuloy po nito mga kaibigan, about 38 kilometers per hour, humihila. Eto, sino po ang mauuna rito, pero wala pang puntas to, John Marcaledo. Ayun, darabal. John Marcaledo, basta ganyan po ang sipa. John Marcaledo yan, yan. Tignan nyo ninyo, lahat yan, pwersa si Ansi Cardania, number 4, po pwede mag-champion. At po yung takto po sa apat na yon po pwede pong mag-champion, no, pagka hindi ho nabantayan ito pong dalawa na leader ng ating pong points classification. Kasi yung ating pong last lap attorney ay mamimigay ng 10 points, 6 points, 4 points, 10 points, 8 points, 6 points at 2 points. Okay? So, 10 points. Dodoblihin mo. Double the, yung mga double una natin pinamigay. Oh, double the point. Okay. Napo, dothin. Hindi na kaya to. Sabi nga po ni Ato, Dolosa, ang daming kinukoy ko sa akin ni Dolosa, eh, mga sito. Okay. Ay, eto, wala akong alam. Alam mo, tingin nyo may alam sila? Hindi nila alam, no? Hindi nila alam, oh. Oh. Ngayon, sasabihin natin para lumatrap. Ito po grupo na to, hindi nila alam, may pwedeng mag-champion sa harap. May pwedeng mag-champion sa harap. Tignan niyo. Ahabon niya. Tignan natin. Ngayon yung action ho ng karera na kay DJ Bobby Odulio. Bobby, bantayin natin dyan. Tignan mga titikin. 1 minute and 1 second ng agwat. Tignan natin. Bobby. One lap to go. Ito, nakabantay na tayo dito. At sabi mo nga, wala sila kamalay-malay. Ito si Lumanog, ay may chance na, tsaka si Dominic Perez na, si John Marcaminga, wala, pero dalawin natin dito. Tingnan natin kung sino nasa harap. Anong numero ito? Anong numero? Rider number 25, si Lumanog! Si Lumanog, number 25, nasa harap! Napakatlo, si Dominic Perez. Rumeri Matiri, sila ay andire-direction na dyan. At any moment, ay makikita na nakasamang Snow Badwa ako na magkadarap. Lumanog is up front, I repeat. Nasa harapan, may dala ng trango ng race leaders. Itong si Lumanog, rider number 25, kasama riding side by side with Dominic Perez. Dito sa kilometer 1 mark, all up to the end. Last lap na, okay. Balik na natin sa inyo. Attorney, what's no? Go! Attorney, tumawag ka ng police. Baka may kaaway si Bobby Ron. No? Masyadong galit. Parang asa kanya yung finish line, eh, no? DJ Bobby talaga, oh. Anyway, ang gusto natin malaman, Bobby, yung distansya niyan, tingnan mo kung humahabol. Pero ayon po sa ating mga eksperto, attorney, ito, alamitan natin, ha. Coach rin natin, Dolosa, base sa experience mo na pagsa-cycling ng 60 years, kaya pa bang abutin yung 1 minute na yan? Malabo. Malabo na abutin niya sa 2.3 kilometers. So ang champion natin, nandun na sa 4? Nandun sa 4. Okay. So it's confirmed. Mga kaibigan, kapit na po kayo, Pilipinas. Yung una pong tatawin dito sa finish line, siya po ang champion. Siya po ang champion ng ating karera. Tayuan na. Kalampagin niyo po yung ibon. Kalampagin niyo pag lumabita. Ay na, apat na riders. Final 1.2 kilometers. Final 1.2 kilometers. Here we go. Final 1.2 kilometers. Rat-ratan mo ito mga kaibigan. Marco Lomano, John Marcaminho, Dominic Perez, and John Marteledo. Ay na, kumakataw na. Champion po ang ulit tatawin sa finish line. Tignan po natin, hindi po nila alam. Nauna po, tanga-cover goal, Dominic Perez. Pero bakal, nalumaratret po. Try na lang. That's Dominic Perez. One of the best sprinters in the country, Dominic Perez. Si Dominic Perez po ngayon, ang tatayong kampiyon unofficially. Unofficially, ilan? Perez Caminaw. Perez Caminaw. Pero yung second, nandito man gagaling. Yung second daw, wala yung second. In second, wala. So Dominic Perez is unofficially the champion. Alright, with 13 points, yung second pressure, dito po magmumula, mga kaibigan, either Hora o Walda. So ito, bantayan nyo pa rin po ito. Second place, ito na, may bumibreakaway na isa.
May nauuna po isa. Tignan natin. 7-11, pero kinihigit na po sila. Kaya lang, huli na po yung kanilang paghahabol. Wala na, mabagal. No? Nagkamali ng kalkulasyon itong grupo na to. So ano po ito? Andi dito po ang second place. Sabi nito po si Renato Walda. And Steve Hora nga po yan. Coronel Walda. Ito po 7-11. Kinakabahay po, inaasawa ang kanya pong bisikleta. Rider number 22! That's him, Kenneth Grock. Ito na, Steve Hora o John Margareto. Facing to ito. Tignan mo, Steve Hora. Si Andy Catania. Tignan natin. Si Coronel Walda. Rider number 22. Tsaka Rider number 29. Facing lang. Nauna na si Hora. Mukhang nauna po si Hora. Rider number 29. Steve Hora. Finishing second. Coronel Walda third. But nonetheless, it's a 1-3 finish para po sa Go for Gold. Okay, so Dominic Perez of Go for Gold rules. Ito pong ating titulo. Coming out of nowhere with just 3 points and then eventually ruling. Ito pong ating... So si rider number 29, ito pong si Steve Hora ang tumapos na second overall, although siya po ay pang walo lamang dito sa ating lab. So exciting, Atty. At Kay, sa kayo po ba convinced na exciting po ang cycling, mga kaibigan, ay isa ko sa pinaka-exciting na sports. Atty., back to you. Yeah, buhay na buhay ang cycling sa iyo, Snow. At napaka-exciting ng ating finish. Hindi tayo nagkamali itong laro na to. Hindi lang pabilisan, hindi lang palakasan. Mautakan pa. So yung mautak, yung naggumamit ng tamang strategy, yun ang nagwagi. At Dominic Perez, hindi mo siya labinigo. Dominic Perez, nagpakita ng kanyang sprinting prowess very good at tamang-tama lang para kunin ang kampyonato dito sa criterium race na ito. Congratulations, Dominic yes. Perez. Congratulations once again, our men's criterium event. Unofficially champion is Dominic Perez from Go for Gold. Ayan. So, sobrang natatawa na lang ako dito dahil alam ko ako talaga, before sa Roda Pilipinas, nandyan ako attorney, no? Nakikita ko live and Lesser Sam, sila DJ Bobby, kung paano talaga sila mag-report. At alam natin na yun talaga rin ang isa sa mga nagdadala sa karera. Sobrang intense. At ayun nga po, hindi lang po basta action ang naganap, kundi naging mental game din po ito para sa ating men's elite riders. So ayan lang, humahanap pa po si Sir Snow na pagkakataon na makausap ito nga si Dominic Perez para po maibahagi sa inyo maya-maya lamang. Pero yun, Attorney Froy, sobrang si Dominic ba kanina, nag-dominate din ba siya sa ilang mga laps? Or sobrang mo, unexpected? Hindi naman. Alam mo kanina, parang nakikita ko si Dominic is playing team riding, team game. Pinoproteksyonan niya at inaalalayan niya yung si Ronel Walda. So, nagkataon lang na yung sa last lap, double the points pala. Itong si Dominic Perez, mayroong 3 points. So, kung hindi yan double the points, ang magkakatalo sana, itong si Hora at saka si Walda. So, nagkaroon ng pagkakatonto si Dominic Perez na kunin yung championship dahil double the points, 10 points ang equivalent ng kanyang panalo. So, isang beses lang siya nanalo ng sprint, pero nakaipon siya ng 3 points noong umpisa. So, nagkaroon siya ng magandang pagkakataon at napasama siya rin sa breakaway. Si Walda, palagay ko nagkamali ng konting kalkulasyon. Kung sumabit siya ron sa breakaway nila Dominic Perez, miski na kulela siya ron, miski na pang lima lang siya o pang apat lang siya, siya pa ang panalo sana. Pero nagkamali ng kalkulasyon, nagpaiwan. So kakampi naman niya yung nag-champion. So Dominic Perez, congratulations. At muli pinatunayan ni Dominic na isa siyang mahusay na sprinter. Tama. At sobrang ayan, for sure itong mga nakatutok sa atin ngayon na Attorney Floyd, no, sa ating live streaming sa mga Facebook pages, yan hindi lang po sa isang Facebook page tayo naka-live ngayon, no, sobrang na-excite sa naging labanan natin. At ayan, so ngayon mahanap pa rin ang pagkakataon, I guess, si Sir Snow para makausap ang ating champion, si Dominic Perez. At ayan, DJ Bobby,
Meron ko po bang mga balita dyan sa location mo? Medyo nakapatay na yung camera ni BJ. Hindi ko lang alam kung naririnig na tayo. But ikaw, Sir Snow. Ayan. Ano na ba pinakahuling kaganapan dyan sa location mo? Sir Snow? Okay. So medyo naghahalap pa sila ng pagkakataong makapag-interview nitong ating mga siklista. So once again, 19 laps. Ayan na po ang ating huling karera sa araw na ito. At bukas po, magpapatuloy ang Phil Cycling National Trials Road 2021 para sa Women's and Men's Road Race Event. Ayan. So hello sa inyo, Sir Snow and DJ Bobby. Kamusta naman ang mga bosses ninyo at ang mga pawis ninyo dyan? Sana naririnig nyo ako. Hello? DJ Bob and Sir Snow. Okay, hanggang ngayon, attorney, ito muna, magkakamustahan pa rin tayo, no? Bukas, attorney, road race, ano ang dapat abangan ng ating mga viewers? Well, sa mga pabilyar, sa mga point-to-point at sa mga multi-stage na racing, yung dapat nila abangan yung karera bukas dahil una, ito yung talagang road race na inaabangan at familiar sila, no? Maganda to at marami ang kasali bukas. At isa pa, maganda yung ruta na no? Tatahakin nila. Although paikot-ikot pero malayo. Malayo yung ikutan. So para sa excitement, kung na-excite kayo ngayon, dapat na-excite din kayo bukas dahil sigurado ibang mga riders na naman magpapasikat, ibang riders na naman ang gagawa ng magandang ride at siguro pagkakataon natin to na ma-enjoy talaga ang cycling dahil matagal na dahil doon sa pandemic lahat yes, tayo lahat tayo napilitan na wag mo nang wag mo nang mag-enjoy ng cycling. Oo. So talagang aminado naman attorney no, hindi lang yung mga fans kundi maging yung mga siklista natin sobrang na-miss yung mahigit isang taong pagkakabakante sa mga races, sa mga local and international races kasi madalas natin sila nakikita sa mga Facebook posts nila is doon lang sa Swift, I guess, yung ginagamit nila no para po makapag-race, makapag-training and makapag-compete at the same time. So once again, itong road race na to, nagaganapin po tomorrow, Sunday, July 11, ay gaganapin pa rin po sa Clark Economic Zone sa Pampanga. So most likely, same faces pa rin po ang dapat nating abangan. Pero kung sino ang mag-emerge na winner, ayan na yung malaking question mark pa rin, syempre, para sa ating lahat. Okay, Sir Snow and DJ Bob, meron ba kayong mga may re-report dyan sa inyong location? Hello? Alright. Sige, sa ngayon, medyo nagpapahinga muna sila dahil, ayan, medyo sumasadset yung mga boses nila sa sobrang sigaw at kanina. So, pa hindi lang sila, pati yung mga fans natin na talaga namang sobrang inabangan yung mga ganitong klaseng action talaga. Pero rest assured, no, kahit nagkakaroon tayo ng mga ganyang klaseng pagkukulong is, nag-take po sila ng RT-PCR swab test. So, syempre, lahat po lang pumunta dyan ay negative po ang kanilang COVID-19 test result. So, rest assured, nag-iingat pa rin naman po silang lahat dyan. Okay. So, once again, para po dyan sa ating nagaganap na event, gustong-gusto po naming pasalamatan syempre ang ilan sa ating mga sponsors na talaga naman pong all out ang suporta kung bakit po naging posible itong event na to. Syempre maraming salamat sa Standard Insurance, MART, MVP Sports Foundation, Basis and Conversion Development Authority, sa Clark, sa Letour de Filipinas, Air 21, Go for Go, 7-Eleven, Trucks to Go, JC Motor, Versa, Gatorade, Powerade, Wilkins, Coca-Cola, Shimano Bike, okay, Madcramp, and syempre ang Department of Health and Local Government ng Pampanga. And wait lang, meron tayo nakakalimutan, National Task Force on COVID-19 at syempre walang iba, kailangan din pasalamatan ng effort ni Phil Cycling President at Philippine Olympic Committee President Abraham Bumble Tolentino na naging talagang malaking effort para maisakatuparan itong ganitong kalaking event para po sa ating lahat. At ayan, Sir Snow, DJ Bobby, ako ba'y naririnig pa ninyo? Okay.
DJ Bob? Yes, Miss Kay. Go ahead. Ano po ang mga pinakahuling kaganapan dyan? At katabi mo si Miss Myers. Hello, hello sa inyo. Ito hinahanap nyo. Kumakaway. Men, kinukumusta ka nila? Hi. Tapos na ba ang inyong mga trabaho? Bakit hindi po kayo sumasagot? Tayo po ay naka-live pa rin. Bawal kumain. Ano ba yan? Okay. So, meron po kayo. Salamat sa inyo, Miss Kay. Attorney, ha? Tapos magpapasalamat din sa inyo si Riz. Thank you po. Napagod daw siya. DJ Bob, nakita niyo po ba dyan si Dominic Perez? Ha? Sa finish line area. Pero, na, ano ba si Dominic? Umalis na agad. Hindi, na-interview mo? Tama. O, subukan ko ha. Subukan ko puntahan si Dominic ha. Mabilis thank you so much, DJ Bob. Ayan. Okay, puntahan natin ha. Pupili ko na-interview na. Para... Where is Dominic Perez? Mabilis lang, mabilis lang. Si Dominic Perez. Negative pa, Miss Kay. Andiyan ba si Dominic Perez? Dominic Perez. Yung nanalo? Yes, si Dominic. Doc Perez. Si Dominic, yung nanalo. Mukhang negative sa area, Miss Kay, attorney. So, mamaya, itry natin kung maabot pa. In the meantime, babalik muna ako sa inyo. At hindi natin nakita si Dominic Perez. Okay, thank you. Po. Siguro sa mga ibang reports na natin naabangan, si Dominic Perez, DJ Bob, maraming salamat sa iyong effort. At kay Sir Den, Sir Stone okay, na kumakain. Balik ako sa inyo sandali ha. Pero mukhang ando siya sa grupo ng mga Go for Gold. I will try to get in touch. In the meantime, so, analyze lang konti si attorney habang ako yung naglalakad. Yes. Tanungin, Bob, tanungin mo rin si ano si Walda kung ano ang... Hindi, okay, makahingi tayo kasi ito si Dominic galing sa ibang team to. Biglang napunta ang Go for Gold eh. Kaya nga. Trader talaga ito. You know what? Yeah. 2019 attorney... UCI sanction, Ronda Pilipinas, 5 stages lang yan. Francisco Mancebo Perez, at ito pong si Ronald Duranza, 1-2. At ang third po dyan, or second runner-up, ay ito nga pong si Dominic Perez. Kaya elite rider ito. Mukhang magtatagumpay tayo. Dito na yata si Dominic Perez. Dominic! Woo! Kanina pa kita hinahanap. Ayan, Miss Kay, attorney. Naririnig din ko si Dominic. Dominic, congratulations! Salamat po. Oh, okay. Bigla naman itong performance mo. Bigla ka naman ang gulat after doon sa Ronda Pilipinas. Medyo, di ko alam kung wala ka sa kondisyon. Pero ngayon, kumusta? Masaya-masaya po kasi unang race po ngayon, 2021. Tapos nung last year, isang base lang po naglaro. Sobrang saya po kasi itong panalo po namin at ng team. How does it feel to wear a new uniform? Go for gold uniform. Ano ba ramdam? Sobrang saya po kasi andito po yung sponsor po namin na Go for Gold, si Sir Jeremy Sagas, Sir Dan. Kasi support po nila sa amin itong laro po. Dominic, ito na ba ang umpisa ng pagbabalik mo sa cycling? Parang ito na po kasi tuloy-tuloy na pong start po ng next month. Parang may training po kami kasi may laro po sa Thailand. So isa sa hindi makakalibutan na ginawa mo performance, 2019. Wherein Francisco Mancebo Perez, Tour de France yan, and the multi-titled Ronald Duranza, pero ikaw yung nag-second runner-up doon, ano? Opo. After that, medyo hindi ka namin narinig. Anong training ang ginawa mo? Paano ka nakabalik ngayon sa magandang form? Pagdulit po nung lockdown, pagkatapos po ng lockdown sa amin, nag-ride po kami, and then kinausap ko po si Ate na may laro po, tapos nag-turn po ako sa Gopur Gold. Tapos binigyan po ako ng training program po last National po. Kasali ka bukas sa road race? Hindi na po. Support na lang po kasi team namin. Okay. So, your parting words, makapapasalamatan, mga babatiin. Bobby. Muna po sa Gopur Gold si Sir Jeremy at si Sir Dan po nandito na sumuport po sa amin tayo yung asawa ko at saka yung anak ko at yung pamilya ko po. Bobby. Tony, Floyd tayo ko. Tony, may tanong ka ba? Sige. Yeah. Dominic, i-relay mo na lang, ano? I-relay mo na lang, Bobby. Aware ka ba na noong last lap
eh may pagkakataon kang manalo at makuha mo yung 10 points at talunin mo yung si Walda at saka yung si Ora. Aware ka ba dun sa ano sa standing mo? Kasi po nung unang sprint po na mayroon po akong points, tapos nung last two, tinanong ko po yung grupo na yon, yung apat po kami, kung mayroon po silang points. Kung hindi, wala po silang points, kaya po yun, nag-success po yung last sprint po. Okay na, attorney. Okay, correct. Correct. Oh, so congratulations. Thank you po. Thank you po, sir. Sige, bibitawan muna kita at bigandaan din natin ang Agapang Panaya para sa ating winner ng ating criterium race, Men's Elite, the one and only, mula sa Go for Gold team na ngayon, Dominic Perez. Congratulations. Thank you po. Bro. Sir Jeremy, Attorney Fry, I will be with the patron of Go for Gold. Walang iba kundi ang ating iginagalang at siyempre ang napakabait, napakagalante. Sir Jeremy, go. Oy, palakpakan naman natin si Sir Jeremy. Congratulations. Sir Jeremy, kumusta ang Go for Gold team? Grabe, dalawa yan ha. Top 1 and 3. Well, siyempre masaya talaga kami. Ang one of goals talaga namin this year with Coach Eds and then si Ronel Walda is to try to beef up yung sprint team namin, yung criterium team namin. That's why we brought over Dominic Perez and Aiden Mendoza to our team. And then masaya naman kami, first race namin together, may result agad. Alam mo, Sir Jeremy, some 2 weeks ago, sa isang programa namin, na-interview na namin si Coach Eds Walda. Actually, kami dalawa nga nito nag-interview. Actually, itong pagdating ni Dominic Perez dito is a very welcome development para sa ano, because he is an elite rider, pero parang hindi naging maganda performance siya sa last ronda. Ano naging parang training niya? Nasubaybayan mo ba? Bakit biglang nakabalik ng ganito yung ating si Dominic Perez? Alam mo, si Dominic, matagal na natin kilala yan, and he's always been an elite, one of the best, if not the best sprinter in the Philippines. Now, minsan, di ba, may mga reasons why somebody will not perform in a race, but that doesn't mean that he is a bad athlete. So, siguro meron lang siyang sariling mga nangyari sa ronda, kaya hindi siya naka-perform. Pero, basta nakapasok na siya sa amin, and then with the stability and training na provided by the team, naka-blossom talaga siya. May naalala ko, Sir Jeremy, around 2016-2017, misa na-interview kita because of the very dominating performance ng Philippine Navy Standard Insurance. Pero hindi ko makakalimutan yung sinabi mo, I will try and try, yearly, lalaban kami as a team Go for Gold. Ito na ba yung isang magandang step na nakikita mo para mabigyan ng magandang laban ang dominating performance ng Navy sa darating na ronda, 2022? Well, of course, alam naman natin that the Philippine Navy is the best cycling team in the Philippines right now. And then, hindi naman kami parang hindi kami mag-improve pag hindi namin sila nape-benchmark. So tinitingnan namin yung mga ginagawa nila compared to us, kung saan kami parang natatalo, tapos we try to improve it. We improve with our riders, and then we, kung nakikita namin kailangan, like si Dominic, hopefully we bring him on board and he bring improves also yung mga batang sprinter namin. May naririnig kami, itong si Marcelo Felipe, may knocking ba? Parang may konting ano ba? Pagsama sa inyo, may pag-uusap, wala pa naman. So ngayon, we cannot make comments on yun mga possibility for racing next year. But syempre mga kontrata namin are all open. And then in due time, maybe in about 2 or 3 months, we will make some announcements on who will be part of our team next year. At the other end is Attorney Fred Dico, our cycling analyst. Baka may questions. Attorney, si ano, Sir Jeremy Go. Yeah, very very well planned at well executed yung mga ginagawa ng Go for Gold. So what can we expect tomorrow, Arthur? Well, tomorrow we have 2 or 3 game plan, I guess. We will admit that this kind of race course doesn't really suit our team yet. As you know, we're known talaga as mga mountain climbers, diba? A team of young guys. And then this kind of race course is more suited, I guess, our ruler. But we have contingencies in plan for breakaways, and kung maging bunch sprint man, nandun naman si Jerry Aquino. Okay na, Tony. Oh yeah, good luck and more power. Congratulations.
sa maganda performance ng team. And congratulations sa napagandang bodybuild ngayon. Fit na fit. Wow! Ano yung sikreto, Sir Jeremy? Muscle-muscle ka na ngayon? Ensayo lang. Bike-bike lang araw-araw. Okay, parting shot, Sir Jeremy, para sa naging performance at para sa mga fans. First of all, congratulations to Phil Cycling for a very successful first day. Sana tomorrow maganda rin, and sana sa mga fans, tuluyan nyo supportahan ang Phil Cycling at ang Go for Gold. Go for Gold patron, the one and only Sir Jeremy Go. Palapakan ulit natin, Sir Jeremy! Okay. Thank you very much, and again, congratulations, Dominic Perez. Back to you, Attorney, and Ms. Kay. Thank you so much, DJ Bob. And any parting words, Attorney Troy? Congratulations sa Phil Cycling. Congratulations sa mga organizers and officials. Hindi natin akalain na magiging ganito ka-exciting itong criterium race na ito. And yung rules nag-fit doon sa naging laro ngayon, kaya masyadong naging exciting ang finish. So para sa lahat, maligayang bati po at congrats mga sir. Sana po magpatuloy po ang tagumpay nitong ating pagbibisikleta at itong ating mga pakarera. Thank you so much, Attorney Troy. And bukas, magkikita kita po ulit tayo dito pa rin sa ating Facebook live streaming. Siyempre kasama pa rin sa bilang cycling analyst si Attorney Troy Dayco at ating mga live stream reporters, Snow Badua and DJ Bobby Odulio, kasama si Mills Myris Lian. Bukas, men's and women's event naman po ng road race. Ayan po ang dapat nyong abangan. And magkita-kita po tayo at maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayong araw. Congratulations once again sa winners, and stay tuned until tomorrow para sa ating mga cycling supporters and fans. Thank you!